Gantimpala sa pagiging tapat. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, nakatira si Vincent. Matapang na tao si Vincent at magaling na pintor. Maging pader, bangka o bahay, pinagbubutihan ni Vincent ang kanyang pagpipintura ng mga ito. Vincent, pinturahan mo nga ang aking bakod. Kailangan matapos agad yon para hindi mga lawang. Opo. Sige po. Sisimulan ko na kaagad. Kaso lang, may problema ako eh. 2 pirasong tanso lang ang kaya kong ibayad sa'yo. Alam kong kulang yon pero ito lang talaga ang kaya ko. Mas lalaki ang gastos ko kung hihintayin ko pa mga lawang ang bakod. Opo, naiintindihan ko po, Ginang. Tungkulin ko po ang pagpipintura at hindi ako pwedeng tumanggi sa trabaho. Mahirap lamang si Vincent. May mga gabing natutulog siya nang hindi nakakakain. Ganunpaman, hindi siya naniningil ng labis sa kanya mga kliyente. Pagod man sa magdamag na trabaho, sapat na para sa kanya kung magkano ang kinikita niya. Isang araw, isang mayamang negosyante ang bumisita sa bayan. Nagplano siya ng panandali ang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Dumating siya sa bahay sakay ng mamahaling kalesa. At kasunod niya ang marami pang kalesa na puno ng mga damit at pagkain. Manghang-mangha ang mga tao sa nakita nilang prosesyon ng mga kalesa. Kinabukasan, pinatawag ng negosyante si Vincent. Habang papunta si Vincent sa bahay ng negosyante, nakasalubong niya ang kaibigang si Tom. Oh, Vincent! Saan ka pupunta? Kumusta, Tom? Pupunta ako sa bahay ng negosyante. May papagawa daw siya sa akin. Talaga ba? Makinig ka. Sobrang yaman ng taong yun. Alam mo bang pagkakataon mo na ito? Singilin mo siya ng mas malaking halaga kaysa sa iba mong kliyente. Tama lang yun. Sigurado akong hindi naman problema sa kanya yun. Naku, hindi. Hindi naman tama yun. Bakit ko naman siya sisingilin ng higit pa sa ibang tao? Pandaraya yun. Kung magustuhan niya ang trabaho ko, siya na lang ang bahalang magdagdag ng bayad. Basta magiging tapat lang ako sa halagang sisingilin ko. Kaibigan kita, Vincent, at nirerespeto ko ang pagiging tapat mo. Pero hindi ka mapapakain ng katapatan mo. Oo, masipag ka magtrabaho. Pero walang sapat na pera ang mga tao dito para mabayaran ka ng malaking halaga. Makinig ka sa akin. Ganito gawin mo. Singilin mo siya na 5 pirasong ginto para sa trabahong ibibigay niya sa'yo. 5 pirasong ginto? Hindi! Wala pa ako sinisingil na 5 pirasong ginto sa trabaho ko. Naiintindihan ko sinasabi mo, kaibigan. At salamat sa malasakit mo. Pero kontento na ako sa kung ano man ang kinikita ko sa ginagawa ko. Kung ganon, ikaw bahala. Sinabi ko lang naman ang tingin kong tama. Nagpaalam si Vincent kay Tom at nagpatuloy sa paglalakad. Naunawaan niya ang malasakit ng kaibigan niya. Pagdating niya sa bahay ng negosyante, namangha siya sa nakita. Tila isang palasyo ang bahay ng negosyante. Oh, kamusta ka? Siguro ikaw si Vincent, ang pintor. Ako nga po, Ginoo. May papagawa daw po kayo sa akin? Oo, meron. Umalis kasi ang katiwala ko sa bangka ko. Bukas pa yata ng hapon ang balik niya dito. Pero kailangan kong mapinturahan ang aking bangka. Kaya mo bang matapos ito ngayong gabi? Opo, kaya ko po. Nasaan na po yung bangka? Magsisimula na po ako ngayon. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung magkano ang babayaran ko sa iyo. 4 na baryentanso lang po para sa pagpintura ng bangka. Hindi po maaaring bumaba doon. Apat na baryang tanso? Yun na yun? Kung ganon, hindi naman ako nagbabayad ng mas mababa sa sinisingil sa akin. Sa katunayan, babayaran ko na ang 4 na baryang tanso ngayon din. Malapit sa ilog ang bangka. Tawagin mo ako pagkatapos. Kinuha ni Vincent ang bayad. Pumunta siya sa palengke at bumuli na ng pintura. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na lumakad papunta sa ilog. Magsisimula na sana siya, pero nakita niya na may napakalaking butas sa gitna ng bangka. Naku! Delikado ang butas na ito. Kailangang matapalan ko ito. Tinapalan ni Vincent ang butas at saka nagpintura. Ilang oras siyang nagtrabaho at hindi nakakain. Sa wakas, natapos na siya magpintura. Tinawag niya ang negosyante para makita ang bangka. Aba! Napakaganda nito! Magaling kang magtrabaho, Vincent. Eto! Kunin mo pa itong 4 na baryang pilak. Para sa iyo yan. Kung meron pa akong papipinturahan, ikaw ulit ang tatawagin ko.
Napakabait niya naman po sa akin, Ginoo. Sige po, maiwa ko na po kayo. Kinabukasan, namasyal ang pamilya ng negosyante sa bagong pinturang bangka. Nagpaalam ang negosyante mula sa Pampang at umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya, nakasalubong niya ang katiwala ng bangka. Ginoo, napaagay yata kayo nadating niya. Oo nga eh. Gusto ng pamilya kong makarating agad dito sa bayan. Ayun ate, kakaalis lang nila sakay ng bangka. Ano po? Hindi pwede. Kailangan niyo po silang pabalikin. Ngayon na. Bakit? Anong naging problema? Pinatawag ko na ang pinakamagaling na taga-Sagwan para ipasyal sila. Wala kang dapat ikabahala. Hindi niyo po naiintindihan. May malaking butas sa gitna ng bangkang yon. Lulubog ang bangkang yon. Ngayon ko pa lang po sana tatapalan. Ano? Hindi pwede! Ang asawa ko! Ang mga anak ko! Agad na pumunta ang negosyante at katiwala sa ilog. Pero wala na doon ang bangka. Ilang oras nilang hinanap ang bangka. James! Lily! Madam! Naririnig niyo po ba kami? Pero walang sumasagot sa kanila. Napaluhod na lang ang negosyante at umiyak. Anong nagawa ko? Ang pamilya ko, hindi ko dapat sila pinasakay sa bangka. Habang umiiyak at nagsisisi ang negosyante, dumating ang kanyang pamilya sakay ng bangka. Anong nangyari, mahal ko? Bakit ka umiiyak? Ligtas kayong lahat! Naku! Kanina pa ako nag-aalala. May butas pala ang bangkang yan. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Wala naman pong butas sa bangka. Parang bago pa nga. Mabuti po at ligtas kayong lahat. Pero hindi ko alam kung paano nangyari to. Alam nyo ba? Sigurado akong may isang malaking butas sa gitna ng bangka. Hindi ko nagawang tapalan ito bago ko umalis. Sino gumawa ng bangka? Napaisip ang negosyante at sa kanya naintindihan kung ano ang nangyari. Agad niyang pinatawag ang pintor na si Vincent. Nagpunta si Vincent sa bahay ng negosyante. Oh, Vincent! Kunin mo ito, kaibigan! Ano po ito, Ginoo? Yan ang iyong gantimpala. 100 piraso ng ginto. Gantimpala? Gantimpala po saan? Gantimpala sa mabuti at tapat mong gawa. Niligtas mo ang buhay ng aking pamilya, Vincent. Tinapalan mo ang butas na nakita mo sa bangka. Hindi mo trabaho yon, pero hindi mo ako siningil sa paggawa ng bangkang iyon. Pero, Ginoo, sobra-sobra po ang 100 piraso ng ginto para sa pagtapal ng maliit na butas sa bangka. Kulang ang 100 piraso ng ginto kumpara sa halaga ng mga buhay na niligtas mo, Vincent. Kunin mo na! Hindi makapaniwala si Vincent sa kapalaran niya. Kahapon lang, isa lamang siyang pintor na sapat lang ang kinikita sa isang araw. Pero ngayon, meron na siyang ginto. Simula noon, hindi na umuwing gutom si Vincent dahil nakuha niya ang gantimpala para sa kanyang katapatan. Ang wakas.